tu sois brûlé. Purihin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sa malakas na palapak para sa ating Amen. Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Batiin ang iyong katabi na mapagpalang gabi. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ay narito ngayon sa Catholic Pastoral Center
na kung saan ating gagawin po ang pagpupuri at pagsasalamat sa ating Diyos na buhay na si Yahweh El Shaddai. Amen? At binabati ko rin po ang ating mga televiewers na nanonood live na live sa ating El Shaddai Macau chapter. At salamat po at palagi ko po kayong nandyan upang kami samahan na magpupuri at magpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Amen! Handa na po ba ang lahat? Yes! Handa-handa na po ba ang lahat? Yes! Amen! Praise the Lord! Tatawagin ko rin po ang ating maglilid ngayon na si Sister Malugway sa Weekdays Music Ministry at ang magpapahayag ng mabuting balita na siyang ginamit ay walang iba kundi ang ating disciples in charge from Manila. Fresh na fresh si Brother Happy birthday, pahapon, happy birthday. At syempre, i-remind ko rin po ang lahat, meron po tayong gawain every Tuesday and Friday po, na nagsisimula po tayo ng 8:30 ng gabi dito din po sa Catholic Pastoral Center. At syempre rin po, meron din po tayo tuwing Sunday na tayo po ay nakikisa sa Banal na Espiritu. Nakikisa po tayo sa pagsiselebra ng Banal na Eucharistia sa St. Augustine po sa oras ng alas 11 at diretso po tayo dito sa Catholic Pastoral Center. Amen? Amen. Kung tayo handa-handa na, ang lahat po ay tumayo at ating i-welcome ang Holy Spirit. Spirit and feel my heart.
sa gabi ito, O Diyos, kami po ay taos puso nagpapasalamat sa iyo. Muli kami po'y tinipon sa lugar na ito upang ikaw po ay mapapurihan at mapasalamatan. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy na ang banal mong espiritu ang kumilos sa aming buhay. At ganun din po ang gagamitin mong magahayag ng iyong mabuting balita. Tinataas po namin ang mabuting balita, Panginoon, na siyang maghari sa aming puso at isip sa gabing ito. At pagpalain po ang lahat na makikinig ng iyong mga salita. Patuloy na maging aming kalakasan, maging katadagan ng aming buhay. At ikaw ang Diyos na manguna sa amin sa gabing ito. Muli, Panginoon, ibinabalik po namin sa iyo ang papuri, pagsamba at pagdakila ay tanging sa ilamang. To God be the glory. In Jesus' name, amen. Sa ngala ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen! Hallelujah! Tunay ang ating Diyos ay napakabuti. Amen! He is a God of surprises. Bago niya tayo. Parang naalala ko si Lord, no? So bago siya mangaral, pinapagusog muna niya yung mga tagasunod niya. So ganun ang ginawa ni Lord sa atin ngayon. Kaya di tayo mag-iisa. Amen! Ano man ang ating mga pinagdadaanan? Lord, Matthew 10:20! Thank you.
things po kiniiwanan daw, pero ang ating Diyos, kahit kailan hindi tayo iiwan. Amen? Amen. Amen. Kailanman o Diyos, kahit dapat, hindi ka nagbabago, ikaw ang Diyos noon, ang Diyos ngayon, ang Diyos magpakailanman. Kung tayo'y tapat sa Diyos, mas tapat ang Diyos sa amin. Amen. Kaya huwag po tayong lumihis ng landas. Amen. Hallelujah. Thank you.
kung saan po kayo sa Pilipinas at kung sino po ang nagdala sa inyo dito sa Catholic Pastors. Name, place, namin. Dina Balaw-As po from Kabugao. Kabugao lang po, sir. Hindi na po ako yung itinagawa. Hoy, magandang buhay everyone. Ako nga pala si... Tawagin nyo na lang akong Frankie. From... It's third summer, pero sa Kaintarizan na po ako ninirahan. I was so grateful kasi dinala ako dito ng aking mga paa sa pamamagitan na ni partner. Oh, na yung yes. Salamat. Sister Lillian po from Hong Kong. Welcome! Sige, pag-pray na namin kayo. Lukuin nyo lang yung ulo. Panginoong Diyos, salamat po sa mga anak po ninyo na dinala niyo po sa lugar na ito ng Macau para sa inyong prayer meeting. Ano man po ang hangarin o kahilingan ng kanilang mga puso, nakikisa po kami sa panalangin. Pagpalain niyo po sila at samahan sa kanilang mga goal at sa kanilang mga dalangin na dumating nawa ang inyong biyaya at pagpapala sa kanilang buhay. In Jesus' name, Lord, we pray, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen! The outcast on your knees, you are the God.
Jesus, thank you, O Lord. Dakilang Ama, Ama namin nasa langit, salamat po sa buhay na binigay niyo po sa amin mula kaninang umaga hanggang ngayon, gabi, Panginoon, ay nararanasan namin ang inyong pagkalinga sa bawat isa. Kaya naman, wala po kaming may babalik sa inyo, kundi ang papuri at pasasalamat. Dahil lahat ng meron sa amin ay galing sa inyo, Panginoon. Kaya naman, muli sa aming pagtitipon, Panginoon, manguna kayo sa amin. Mula kanina sa aming pag-umpisa, hanggang sa kami ay matapos, hayaan niyo pong yung Espiritong Banal ang siyang manguna, mangusap, magturo, at bigyan kami ng mga kalakasan na nanggagaling sa inyong mga salita. Dahil dito sa mundong ito, Panginoon, na napakarami pong mga pagsubok, napakarami pong mga tukso, kailangan po namin ang inspirasyon ng inyong mga salita. Upang kami ay makasunod sa inyo, makalakad sa inyong katwiran, at mabuhay sa inyo. At wala pong nananalig nagtitiwala sa inyo, Panginoon, na inyo pong pinababayaan. Kaya hayaan niyo pong maranasan po namin sa pamagitan ng inyong mga salita at sa pananampalataya, Panginoon, ang katapatan at mga pangako po ninyo sa amin sa pamagitan ng inyong salita. At inaangkin namin ito sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Palakpakan na lang po natin ang Panginoon. Let us read the word of the Lord for us sa sulat ni sa Hebrews, in the letter and epistles of Hebrews chapter 11 verse 31. Isang verse lang po ito sa verse 31. Babasahin natin sa English and the next is sa Tagalog. Sabi niyang Hebrews 11 verse 31, it was by faith that Rahab the prostitute was not destroyed with the people in her city who refused to obey God, for she had given a friendly welcome to the spies. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Rahab, ang babaeng may maruming pamumuhay, ay hindi napahamak, nakasama ng mga ayaw pasakop sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiyang Israelita. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Pwede tayo makaupo, mga kapatid. Mihingi lang ako sa inyo ng konting paumanhin dahil nagkaroon tayo ng kasabay ng celebration. Ganun pa man is matatapos pa rin tayo ng mga 10:30. Kung hindi man, mayroon pa rin naman tayong part 2 kasi lagi naman tayo nagsiseries dito ng ating Hall of Faith, mga kapatid. And now, ang binasa po natin is all about naman sa story ni Rahab. This woman is not familiar to you kasi hindi natin familiar ito sa Bible si Rahab dahil hindi madalas siyang babanggit. Okay, ating konting review ng May 17, tayo po ay nagtalakay nung nag-umpisa tayo dito sa series of Hall of Faith about the Abel, the pleasing faith. And then sinundan po yun ng May 21, Enoch, the walking faith. Tapos, noong May 24, sinundan natin ang Noah, the working faith. Dito pa rin yun ha, sa the whole chapter 11 ng Hebrews. And then, noong May 28, ang tinanakay natin ay pinag-aralan natin si Abraham, an obedient faith. Tapos, noong May 31, sinundan naman natin yung kanyang asawa, si Sarah, is an impossible faith. Noong June 4, ang pinag-aralan naman natin yung kanilang anak ni Abraham at ni Sarah na si Isaac, the repentant faith. At sinundan naman natin yon ng June 7, ang anak naman ni isa sa 12 sons ni Jacob ay si ni Isaac is si Jacob. Pinag-aralan natin na dalawang part tayo doon, Jacob's faith struggling part 1 and part 2 po yun, no? Hanggang June 11. And then pagdating ng June 14, pinag-aralan natin si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob. Tapos pinag-aralan natin after Joseph, noong June 18, si Jochebed. Jochebed is the mother of Moses. So, nag-part 1 and part 2 tayo doon kay Jochebed. Tapos, last week po, nung birthday ko po at saka ni Sister Lorna, pinag-aralan po natin yung kay Moses.
Moses, the self-denying faith. Hanggang ano po yun, June 25 and 28 po yata yun, part 1 and part 2. And tonight, pag-aralan naman natin ngayon, the saving faith which is Rahab, si Rahab. Ano po? Magkakasunod-sunod po yan mga kapatid, ano? Bakit ko po siniseries itong mga heroes of faith, mga hall of faith? Kasi marami tayong mapagkukunan ng inspirasyon sa kanila kung paano sila nabuhay at kung paano nila napagtagumpayan ang mga challenges dito sa mundo. They just like us, they were an ordinary person, people, but because of faith, they become an extraordinary people because of faith. So faith make us different in this world. Yun ang nagbibigay sa atin ng kaibahan. Kaya pag nananalig tayo sa Panginoon, ay doon natin nararanasan yung mga hindi natin nararanasan sa mundong ito. Dahil sa ang Diyos ay nalulugod siya sa mga taong nananalig sa Kanya. Although, kahit na meron tayong pananampalataya, although isa na pong bagay yun na nakakalugod sa Panginoon, but faith cannot test it, cannot trust it. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng maraming blessing ng Diyos kung yung faith mo ay hindi masusubok. Just like us, di ba? Pag bumibili kayo ng appliances, di ba may mga testing, bibili kayo ng cellphone gadget, itetest yun eh, yung camera, bumili kayo ng appliances, tinetest din yung mga appliances. Pag bumili kayo ng lupa, meron tinatawag na itrip ka doon, papakita sa iyo yung lupa para magustuhan mo kung type mo. Maraming bagay, kaya sinusubok talaga bago pagkatiwalaan. That's how simple the testing of our faith. Just like us, itong mga taong ito na natala sa Bible, they were tested. Sinubok sila ng Panginoon sa kanilang pananampalataya. Even though that they were just like us, an ordinary people, pero naka-accomplish po sila ng something greater. No? Talagang napakadakila. Kaya nga po sila nakilala, hindi dahil sa mahusay, magagaling sila, matatalino sila. Hindi, wala silang ganong klaseng abilidad. Ang nagbigay lang sa kanila ng ganong klaseng abilidad at kakayanan is because of their faith in God. Dahil dun sa pananampalataya. Kaya sa tao may pananampalataya sa Diyos, walang bagay na mahirap na hindi niya ma-overcome. Basta talaga may pananampalataya. Now, let's talk about Rahab, the saving faith. Why saving faith? Hindi man natin ito matapos, at the end, marirealize din natin kung bakit saving faith yung ating ibinansag kay Rahab. Sa Hebrew 11 verse 31, sabi dyan, it was by faith that Rahab, the prostitute, was not destroyed. Hindi po sila namatay o pinsala. Kasama yung mga tao, with the people in her city, mga kasamahan niya, mga relatives niya, who refused to obey God. Siya po ang nanalig sa Diyos kahit ng mga mga kapamilya niya, kapag-anak niya ay hindi nanalig sa Diyos. Siya lang po ang nanalig, for she had given a friendly welcome to the spies. Ang nangyari po kasi dyan, during the time na sasakupin ng Israelita ang lugar ng Jericho. At yung Jericho na yun ay ibinibigay ng Diyos sa mga Israelita. Eh doon nakatira si Rahab sa Jericho. Doon sa ang bahay niya ay nakadikit sa wall of Jericho. Sa lumang tipan kasi, ang bawat mga nation, meron silang mga walls. Yung walls na nagsaserve sa kanila for their protection para hindi sila basta-basta may invade ng mga enemies. Eh palibasa, ang mga Israelita, they were journeying papunta sa Promised Land dahil pangako ng Diyos kay Abraham sa kanilang lahi na yung Promised Land na yon, doon sila titira. Bago sila tumira doon, ay meron ng mga tumira. So para makonquer nila yon, kailangan mo nalang pagtagumpayan yung mga enemies na nanandoon sa pangakong lugar na pangakong binigay ng Diyos sa kanila. At doon, yung lugar na yon may binibigay sa kanila ng Diyos. At alam yun ni Rahab.
at doon siya nakatira sa dingding ng wall ng Jericho. Before na lusubin nila Joshua, yung Jericho, bago nila lusubin yun, nagpadala siya ng dalawang spies. Kaya nga dyan sabi dyan, sa verse 31. For she had given a friendly welcome to the spies. Yung dalawang spies ay pinatuloy niya at tinago niya nang nag-search yung mga hari ng Jericho dahil nalaman nila na meron daw siyang pinatuloy na dalawang espiya ng mga Israelita. So that's it. Kaya nabilong po siya sa Hall of Fame kasi meron siyang contribution doon sa purpose at plano ng Diyos. Nang tinignan ko ang pangalang Rahab sa Bible, ang Hebrew ng word ng Rahab is Rakab. Means proud. Actually, hindi magandang meaning ng proud, di ba? Yung sobrang tiwala ka sa sarili mo, mga taong mapagtiwala, nananahan sa kanilang sarili, that is proud. Actually, hindi lang proud, siya po ay isang Canaanites woman. Yung mga taga-Kanaan, sila yung mga tao ng ancient Semitic people na naka-occupied sa land of Canaan bago ang mga Israelita nakapasok sa Kanaan. Kanaan is the promised land for Abraham, sa lahi ni Abraham. Eh di ba sabi ko nga sa inyo nung tinalakay natin yung kay Moses is ay ang mga Israelita, they were slave in Egypt. Pag alis nila sa Egypt, kailangan nila makabalik sa promised land na pinangako ng Diyos kay Abraham. Eh pagdating nila doon, may mga naka-occupied na. That's why, isa doon si Rahab. Rahab, she's not belong in the covenant of God. She's not belong in the nations of God. She's not belong to the promise, the covenant of God, the blessing. Actually, because she is a pagan. Ibig sabihin, idolatrous woman. Hindi nakakilala sa Diyos at iba ang Diyos at iba ang sinasamba. So, meaning, Rahab was a pagan, a lost pagan woman who lived in the city of Jericho. Joshua chapter 2 verse 1, then Joshua secretly sent out two spies from the Israelite camp of at Acacia Grove. He instructed them. Ito instruction ni Joshua. Pumunta doon sa Jericho. Mag-i-spy siya. Scout out the land on the other side of the Jordan River, especially around Jericho. So the two men set out and came to the house of a prostitute named Rahab. So exacto doon sa binasa natin sa Hebrew 11 verse 31. And stay there that night. At tumigil kayo doon, magstay kayo doon. Now, makikita natin, Rahab lived in a time and age like ours. Pareho yung panahon na yon ni Rahab sa panahon natin. At in fact, si Rahab is, siya po ang kauna-unahang, she is the first introduced as a prostitute in the Bible. Imagine, during that time, that period is, meron ng prostitution. Eh di, ang haba-haba na ilang libong taon na ang lumipas hanggang ngayon. Mas lalo na siguro ngayon. Mas matindi na ngayon, mga kapatid. No? And not only that, she lived in the city of Jericho in the land of Canaan. Doon siya nakatira. So, that is brothers and sisters. So, yan ang kanyang konting background. We live in a world that is ready for divine judgment. Yung mundo natin, kasi yung Jericho is under the divine judgment of God. The same ours. Our world is under the divine judgment din ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, laging tawag ng tawag eh. Gumagamit siya ng mga circumstances, tragedy, tsunami, Yolanda, etc. Bakit? Nangungusap doon ang Diyos eh. Gusto niyang nagdadala siya, may hinahatid siya na judgment. Kaya nga lang ang tao masyadong busy talaga sa mundo,
busy sa trabaho, busy sa layaw, busy sa bisyo, busy sa material, kaya nawawalan sila ng panahon sa Diyos. Ang Diyos naman, padala ng padala ng mga circumstances, baka sakaling may makarealize at may makardama na ang Diyos pala ay tumatawag, nangungusap, naghihintay ng ating response. There are so-called alternatives lifestyle, alternate lifestyle are now given approval. Anong ibig po sabihin nito? It's almost illegal to say pag sinabi natin na anything bad about this lifestyle, nako, kakasubang ngayon may pinapasa sa atin na batas sa LGBTQ. Pag napasa ito at kapag nakapagsalita ka lang ng kontra sa kanila, may batas, makukulong ka, magbabayad ka. Kaya yan yung mga alternate lifestyle. Nakita ninyo? Ngayon kasi masyadong tumitindi ang bawat nation when it comes to discrimination, lalo na sa mga third sex, mga kapatid, lalo na sa mga ngayon pag dati walang batas sa mga pangbubuli, ngayon pag nakapangbuli ka, mayroon ng batas niyan, may mga penalty na yan. Ngayon, pag kinorek mo yung mga tao sa wrong relationship, sa mga maling ginagawa, mga wrong lifestyles, naku, makakasuhang ka. Ngayon, bakit? Kasi this kind of lifestyles are given approval. Sa Amerika, tinan nyo, ang dami nang naipasa. At alam nyo kaya, pinipilit sa bansa natin ipasa ang divorce bill? Kasi tayo na lang ang natitira sa Southeast Asia na walang divorce. Tayo na lang yun. Imagine that. Kaya nagtataka itong mga karatig bayan na bansa natin na bakit ang Pilipinas talagang napakasolido nila sa kanilang belief. No? Imagine tayo na lang ang natitira. Kaya palagay ko, kung pagkapag bumigay ang ating gobyerno, malamang pare-pareho na lang. And that is the alternate lifestyle are given approval in this world. Just like the time sa panahon ni Rahab. Kaya ngayon ang kanyang trabaho, yun ang kanyang profession as a prostitute, mga kapatid. Nagbebenta ng aliw, yun po. Now, palagay ko isa lang po ang makukuha natin kasi mag-i-end tayo ng mga 10:30. Exactly po yan, 10:30 mga kapatid. What was this faith that Rahab had? Ano ba itong pananampalataya na mayroong kay Rahab? Ang unang pananampalataya na mayroong kay Rahab is Rahab had a singular faith. Why is it singular? Basahin natin ulit ah. Hebrews 13 verse 11 verse 31. By faith, the prostitute, the harlot, Rahab, did not perish with those who did not believe when she had received the spies with peace. When she welcomed the spies, pinatuloy niya. Now, tingnan niyo. Ang sabi dyan, hindi po siya napahamak o napinsala o na-destroy with those who did not believe. Who are those who did not believe? Sino yon? Yun yung mga relatives niya, pamilya niya, mga kapatid niya, mga kamag-anak niya doon sa lugar, sa land ng Jericho. Ibig sabihin, siya lang ang nag-iisang nagkaroon ng pananampalataya. Imagine that, no? Nakakahanga in the midst of so many people around her, relatives pa, kamag-anak niya pa, and yet siya lang. Paano kaya dumating yun? Paano nangyari yun? Yun din ang iniisip ko habang binabasa ko ito, pinag-aaralan ko ito. Rahab, faith, began with hearing the news about the power of God. Nagsimula kasi, yung pananampalataya niya, ipinanganak o nagsimula nang meron siyang napakinggan sa mga ginawa ng kapangyarihan ng Diyos sa bayan ng Israel. Sabi daw ng Romans 10:17, faith comes by hearing. Ang faith hindi po
dumarating o nagkakaroon tayo by doing. Hearing muna. And in fact, ganyan nangyayari sa atin. Merong nagbabalita sa atin, kinikwentuhan tayo, may nagtuturo sa atin, naririnig natin. Eh palibasa, noon wala pang mga video-video noon. Puro audio-audio lang noon. Mga pag-radio, audio rin yun. Mga recording, mga ganyan. Eh ngayon, ang dami ng video. Pero pag nanood ka naman sa social media, syempre, maririnig mo pa rin kahit hindi mo nakikita personally. Pero naririnig mo pa rin yun. True hearing pa rin yun. Mas above yung hearing eh. Kasi mahirap maniwala nang naririnig mo lang. Ang tao ay naniniwala pag nakikita. Kaya nga meron tayong to see is to believe eh, di ba? To see is to believe. Pag nakita mo, natural, maniniwala ka sa kahit nakita mo, kahit hindi mo na lang narinig. Pero kapag narinig mo lang, napakahirap paniwalaan yun, hindi mo nakita. Pero kung narinig mo lang, tapos naniwala ka, ba, it's something more than higit pa yun, mga kapatid. Kasi hearing lang yun eh. Ibig sabihin, hindi mo nakikita. And that is faith. Ang Diyos, hindi mo nakikita. Hindi natin nakikita, tama po ba? Yes, pero naniniwala tayo sa Kanya, and that is faith. Hindi pwedeng, kailangan makita ko ang Diyos para maniwala ako. Eh, hindi talaga makikita ang Diyos eh. Faith is, comes by hearing, and hearing by the Word of God. Listen, ang pinaka-foundation talaga ng pananampalataya, that's the foundation of her faith. Kasi kung ang pananampalataya natin, ay sa mga bagay na nakikita natin kaya tayo naniniwala, hindi pwedeng tawaging biblical faith yun. Ang biblical faith is naniniwala ka sa salita ng Diyos kahit hindi mo nakikita. And that is faith. Ganong katibay ang pundasyon ng pananampalataya. So Rahab, faith began with hearing the news about the power of God. Ano tong news na ito? Butang natin sa Joshua 2. Old Testament, 9-11. Ang sabi dyan, and said to them, pinatuloy niya na yung mga spies, at itinago niya, actually, tinago niya doon sa, hindi ko alam, parang meron na po siyang pesami yata sa bubungan, nilagyan niya ng mga dahon ng kalimutan kong puno na yon. Tinabunan niya ng maraming dahon, ng mga sanga, mga dahon, kaya hindi nakita. Kasi nang dumating yung sundalo ng mga hari ng Jericho, nabalitaan namin na meron kang pinatuloy na dalawang Israelita para maniktik sa amin dito sa Jericho. Oh, sabi niya, oh, nagsinungaling siya. In fact, sabi niya, opo, may dumaan nga po dito, pero umalis po kagad sila, hindi ko po alam kung saan sila tumuloy. Baka mahahabol niyo pa, maabutan niyo pa sa daan. So umalis na yung dalawa. Pagkatapos umalis ng sundalo ng mga hari, eto ngayon ang pasok ni Rahab. And he said to them, sabi niya doon sa dalawang spies na pinadala ni Joshua, I know that the Lord has given you this land. Hindi niya nakita, ah. Hindi niya nakita kung ano ang mga ginawa ng Diyos. Sabi niya, alam kong na ang Panginoon ng Diyos ay ibinigay sa inyo itong land ng Jericho. That a great fear of you has fallen on us. Nagdala ng maraming takot dito sa Jericho, yung balitang ito. So that all who live in this country, Jericho, are melting in fear because of you. Lahat kami dito ay natatakot dahil sa inyo. And verse 10 says, we have heard how the Lord, look at the word, we have heard, narinig namin. Marami silang nakarinig, nakaalam ng balita, but siya lang ang naniwala. Imagine, di ba? Parang katulad din sa atin. Ang daming nakakarinig ng salita ng Diyos, pero ilan lang ang naniniwala. Mapalad na kung may marami. Sabi dyan, we have heard how the Lord dried up the water, kung paano hinati ng Diyos ang Red Sea at pinatuyo pa. Imagine, naglalakad ang mga Israelita sa Red Sea. Hindi lang hinati, kundi tuyo pa. Diba? Imagine that. What a miracle.
Then sabi ng gano'n, narinig namin kung paano hinatin ng Diyos ang dagat na pula at pinatuyo niya yung lalakaran, sabi diyan, and then you came out of Egypt and what you did to Sihon and Og, yung mga hari na ito na dinaanan nila from Egypt, the two kings of Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed, na inubos nyo lahat, nilupig nyo lahat. Verse 11 says, when we heard, another word, heard na naman, when we heard of it, our hearts melted in fear. Ang aming puso ay natakot kami, at everyone's courage failed because of you. Nawala ng mga lakas ang bawat isa na panghinaan because of you. For the Lord your God is God in heaven, above, on the earth, below. Ang inyong Diyos, makapangyarihan sa lahat ng bansa, sa langit at sa lupa. Narinig ni Rahab. Nang marinig niya, and then she began with hearing, and that was, at nagkaroon siya ng pananampalataya. Habang kinukwento niya ito, naririnig din ng kanyang magulang, ng kanyang mga kapatid, kanyang mga anak, at ng kanyang mga relatives. Pero siguro nakanganga lang sila. Sabi na, sisiraan ang ulo siguro itong aming tiya, ang aming kapatid. Ganun siguro ang impression nila kay Rahab, mga kapatid. Rahab was raised by the Spirit of God. You listen. Sa tuwing tayo nakakapakinig ng salita ng Diyos, doon nagsisimula yung faith natin. At yung faith natin ay susundan ng Espiritu ng Diyos. When there is the Word of God penetrates, because we hear the Word of God, it follows the Spirit of God. Kumikilos yun. Meron siyang ginagawa. At si Rahab, nang marinig niya yun, ang balita na yun, ang kapangyarihan, ang miracles ng Panginoon, Rahab was raised, binuhay ng Espiritu ng Diyos yung salita sa puso niya na napakinggan niya. Faith, Rahab's faith, her faith was planted within his soul, within her soul. Itinanim. Kaya yung salita ng Diyos, hanggat hindi yan babaon sa puso natin at maitatanim, hindi yan bubunga at hindi yan lalago. Kaya maraming Kristiyanong nakapakinig minsan pero hindi lumago, hindi bumunga. Bakit? Kasi hindi tumubo, hindi naging matatag yung napakinggan nila. O maaaring siguro on their part is hindi sila nagbibigay ng oras, panahon na alamin, kilalanin yung Diyos na pwede nilang panampalatayan. Her faith in God, yung pananampalataya niya sa Diyos ni Rahab, when she started to understand who God was, who God is. Di ba tayo, pag nag-umpisa na, nagkaroon ka na ng pananampalataya, nagkakaroon ka ng hunger. Gusto mong alamin, ano kaya itong El Shaddai na ito? Ano kaya, bakit kayang iingay nila? Bakit kaya nagpupuyat sila? Kami natutulog na, sila nag-iingay pa rin. Bakit ang sasaya ng mga ito? Bakit? Kami nakasimangot sila, nakangiti kahit walang pera. Yung mga gano'n. Nakangita ninyo? Diyan nagsimula yung faith ni Rahab, no? He began to discover, dinidiscover niya. And the same time, sinisikap niya talagang makilala kung sino ang Diyos ng mga Israelita. She accepted it, not as the word of men. Yung narinig niya ay hindi tinatanggap niya na hindi lang ito galing sa tao, kundi galing sa Diyos. See? Listen. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos na instrumento. Pero naniniwala ka ba na yung ginagamit ng Diyos sa iyo na instrumento ay kung ano yung ginagawa ng Diyos sa taong hinihipo niya para tulungan ka, pagpalain ka, i-share sa iyo yung Word of God, yung mabuting balita para makilala mo Panginoon? Pag naniniwala ka na hindi lang sa taong yun, kundi dahil sa Diyos na humihipo ng instrumento, ganung faith ni Rahab.
hindi niya lang tinitingnan yung bisita niya na kanyang pinatuloy at itinago, kundi naniniwala siya doon sa salita ng Diyos na dala nung dalawa niyang bisita. Imagine that kind of faith. Tayo kasi, di ba, ang hirap tayo talaga magtiwala sa tao, napakahirap. Kasi sa mga tao kasi tayo na di-disappoint, nasasaktan, nabibigo dahil sa tao. Di ba? Karamihan ng mga disappointment failures natin galing sa kapwa, galing sa tao. Minsan galing sa mahal mo sa buhay, galing sa partner mo, galing sa kaibigan mo. Doon tayo na nagkakaroon ng mga troubles. Eh, hindi naman pwedeng magbartolina ka para wala kang attachment, wala kang kaibigan. Hindi talaga eh. Hindi tayo mabubuhay ng walang mga naka-attach, walang connection, walang kasama. Most of our hurts comes from people around us. But if we have faith and understand the works of God, and sometimes, yung mga taong nasa paligid mo na malalapit sa iyo, pwede pa rin gamitin ng Diyos para turuan ka, hubugin ka. Ngayon, paano mo ngayon tatanggapin na yung mga ganun palang circumstances ay galing sa Diyos? Meron siyang purpose o layunin sa buhay natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, that's it. The nature of Rahab's faith was singular. Why singular? There was not one of them who repented of sin or not even asked for mercy. Wala eh. Lahat ng kasama niya, kamag-anak niya, kapatid, parents niya, wala man lang isa sa kanila na nagsisi sa kasalanan at nakarealize o nangailangan ng awa, ng habag ng Diyos. Only Rahab, singular. Amen? Only him. Siya lang, mga kapatid. Dito po ako magtatapos. Bago natin dugtungan sa next Friday po. Have you ever felt that it was difficult to have a singular faith in the midst of so many people? Na, naramdaman niyo na ba? Naramdaman niyo na ba? Naranasan niyo na ba yung hirap na magkaroon ng ikaw lang ang may pananampalataya sa gitna ng napakaraming tao? Sa trabaho niyo, sa employer niyo, baka kayo lang ang may faith, yung employer niyo wala. Pati yung inaalagaan niyo wala. Eh, nahirapan kayong mag-adjust. Sa company. Sa company. Maganda sana kung meron ka lang dalawa doon na Kristiyano o may pananampalataya, at least makakukonsuelo ka na. Pero kung sa isang company, ikaw lang nang nag-iisang may pananampalataya, anong pakiramdam? Mahirap pa rin, di ba? O sa isang pamilya, ilang kayo sa pamilya, ikaw lang ang may pananampalataya, napakahirap pa rin. O? So, ibig ko sabihin, sa buhay ng isang Kristiyano, na sa gitna ng napakaraming tao na ikaw lang ang nag-iisang may pananampalataya, it is not easy, it is difficult. That's why, ang mga taong nabubuhay sa pananampalataya, ay laging merong challenge. Laging may circumstances, mga kapatid. But Rahab, si Rahab po, in the midst of so many people around her, family, friends, loved ones, children, brothers and sisters niya, sa land of Jericho, blessing po yun, mga kapatid. Bakit? Imagine ang Diyos sa gitna ng maraming tao, tumatawag siya ng taong may pananampalataya upang maging magsilbing witness, magsilbing patotoo, magsilbing pagpapala sa mga taong walang pananampalataya. There is a purpose. Mapalad ka, mapalad ako, mapalad tayong lahat dahil tayo ang tinawag ng Diyos sa gitna ng maraming taong walang pananampalataya. Amen. Let us all stand, mga kapatid. We don't have enough time. Babalikan na lang natin sa Friday. Taas po natin yung ating mga gamit, mga dala. Panginoon, marami pong salamat sa mga oras ang dali pong ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na lumalapit sa inyo na may pananampalataya. We know that you please God because of our faith, not because of our talents, or not because of our skill and ability, but because of our faith.
faith that leads us to trust in you, Lord, not in our strength. Panginoon, salamat po ng marami. Even though na nasa gitna kami ng mga maraming taong walang pananampalataya, Lord, marami pa rin salamat dahil dumating ka sa buhay at sa puso namin at nagkaroon kami ng pananampalataya na makilala namin kayo personally. And this, our faith to you, Panginoon, ang nagdadala sa amin ng kalakasan, inspirasyon, maging matatag, matibay, kahit na ang aming environment, surroundings are full of evil and darkness. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming dala, ang lahat ng aming mga itinataas, ang aming mga gifts and offering. Kayo po ang magpala at magbalik ng higit pa sa aming pangangailangan. Bless us, Lord, ang aming trabaho, ang aming employer, ang aming buong pamilya. Sa inyo namin pinagkakatiwala dahil ang lahat ng nananalig sa inyo ay inyo pong sinasamahan at iniingatan. Salamat po ng marami. Ito pong aming samundalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Let's give thanks to the Lord. God bless us all. Amen.